Health Reformer, paragraph 5, May 1, 1873 says, "In order for the brain to have clearness and strength of thought, retentive memory, and mental power, the muscles of the body should have exercised a portion of each day in order to preserve and improve health." Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Bago po natin simulan ang ating programa, ay atin pong hingin ang presensya ng ating Panginoon. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo pong dakilang pag-ibig sa sanlibutan, sa inyo pong pagbibigay sa amin ng karunungan, ng katalinuhan at higit po sa lahat, Ama, ang amin pong mga katawan na tanging dapat lamang po ay ialay namin sa inyo at pakaingatan. Basbasan niyo po ang amin pong mga manonood at gayon din po kaming dalawa ni Dr. Tam ay tulungan niyo po kami na mapuspos po ng banal na espiritu at bigyan niyo po kami, Ama, ng katalinuhan at karunungan mula sa kaitaasan upang ang amin pong mga ibabahagi ay makapagtataas lamang po sa inyo pong pangalan. Ito po ang aming hiling at talangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, Doc, natapos na natin ang magandang topic tungkol sa heartburn, tungkol sa itong paano ba natin makukure o matatanggal talaga ng permanente itong heartburn, yung mga pananakit ng katawan, at special na special, Doc, yung fasting na napakagandang topic din, no? Para mapahinga yung ating chan. Actually, yung mga nakaraang episode natin, kung babalik-balikan nila yon, kahit paano napakalaking tulong ito, bagaman alam ko na we are just actually scratching the small portions of it. Pero yung simplicity ng lifestyle ay ating maintindihan na talagang laging available yung kalusugan as long na bukas ang ating pananaw tungkol dito. Salamat, Doc. Doc, idiretso na natin. Dahil ang ating mga manonood ay tinitiyak ko po na natapos nyo na yung heartburn, yung fasting. Ngayon, paano kaya natin mapapanatili na wala tayong chan? Na wala tayong bilbil, ano, Doc? Actually, ito yung goal ng bawat, lahat naman yata, wala namang ibig na magkaroon ng ganung uri ng dispormadong katawan. Ang tawag dyan, dispormado. Kasi mula pagkabata mo, talaga naman plat yan. Kaya nga lang, siyempre, buong anong kakulangan ng kaalaman, na we are not quite, familiar with the human system, especially in the area of prevention. And that is something for this kaalamang pangkalusugan na ma-realize natin na we have part to do. Hindi naman yung common nandito ka sa mundo nito eh, para bang hindi mo nabibigyan ng pansin kung ano yung katungkulan mo sa nag-iisang katawan mo na regalo na ang Panginoon na nagbigay nito. Salamat, Doc. At sa atin pong mga manonood, ang topic po natin ngayong hapon pong ito ay tungkol sa exercise o ehersisyo. Nag-e-exercise po ba tayo, mga kaibigan, sa atin pong mga manonood? Ngunit bago natin ipagpatuloy, Doc, gusto ko lamang na syempre ma-boost din yung atin pong kaligayahan ngayon dahil nais po namin ibahagi sa inyo yung mga comments po ng atin pong mga manonood mula po sa YouTube, sa Facebook at sa iba pa pong mga streamlines na atin pong binabahagi itong Kaalamang Pangkalusugan. So sabi po ni Olive Salsona, "Thank you for the healthy tips you have shared to us." Nakakabusto ng ano, no? Ng ano ba tawag doon? Ng motivation, Doc. Yeah. Diba? So, sabi naman ni Rizzy Grindulo, "Thank you, Doc, and Hope Channel. Praise the Lord for your ministry. I've learned a lot." Sabi naman ni Richelle Fabiala, "This is the kind of program that's worth sharing. Highly informative." Sabi naman ni Tony Mojica, "Thank you po, Doc Tam, for the healthy tips about natural remedies." Si Marisa Padua naman, sabi niya, "Thank you, Doc Tam, for sharing your knowledge about health. God bless your ministry." And then si JB Salazar, "The best program when it comes to health. Kahit ano kasing vitamins at gamot ang inumin natin, kung wala ang 8 laws of health, wala din lahat." Tama nga naman, Doc, di ba? Mm. At sabi naman ni Noel Petilo, "Ganda po ng mga pinaliliwanag nyo sa kalusugan, Doc Mateo at Miss Gladense. Pagpalain po kayo." Maraming salamat po sa inyo pong mga komento dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. At nawa po ay ibahagi nyo po sa ibang mga tao, sa inyo pong mga kamag-anak o mga kaibigan. Ito pong ano, yung itong blessing
blessing, no, itong pagpapala talaga ng 8 laws of health para lahat po tayo ay malusog. Yan yung ano natin, ito yung ministry. Ibig sabihin, nung, ito yung bahagi na talagang kulang sa ating mga tigapakinig ngayon sa buong Pilipinas, hindi lang dito, kundi sa buong mundo. But anyway, pag pinag-usapan natin ng exercise, to be honest with you, eh, hindi madali ito eh. Kasi alam mo kung bakit. Kasi iba, siyempre, eh, ang daling humarap sa tao eh. At sasabihin mo na maganda ito. Pero hindi mo naman po pwedeng ma-appreciate sa sarili mo unless ginagawa mo at nararanasan mo kung ano yung benepisyo nitong bagay na tinuturo mo. Kaya sabi ko nga sa iyo, Gladense, itong bahagi na, na when you are presenting something, especially in the area of health, we really have to make it sure that we are practicing of what we are teaching. And that is power. Kaya isang bagay na challenge nga ito na kahit tinatamad ako mag-exercise dahil nawala nga yung trainer ko nung nagkaroon ng pandemic, talagang tinityaga ako na kahit mag-isa lang ako. Or else, mawawala yung pinaghirapan ko. Pangalawa, yung hindi ko na kayang ibalik pa yung dating katawan ko. Na once na naranasan mo na, ipararamdam ng katawan mo. Ang sasabihin ng katawan, mag-exercise ka. Pag sumama yung pakiramdam mo, bumalik ka sa exercise, muling babalik yung magandang pakiramdam mo. So, inyong mabigat. Katulad mo, nandito ka na. Tuturo natin yung exercise. Sa tingin mo ba, magiging blessing yung part mo? Kung hindi ka nag-exercise? Hindi, Dok. Kasi hindi nila makikita yung end result, yung resulta sa akin, kung ano yung sinasabi natin. Parang gym yan eh, trainer ka. Tapos yung katawan mo, hindi naman nagre-represent dun sa ituturo mo. Parang diet. Paano may tuturo yung lifestyle diet? Kung kinakain mo mali. Kaya ngayon yung point na hindi ganun kadali na tumayo sa harapan ng maraming mga tao. Ganun din naman, when we are representing Christianity, when we are talking about the love of Christ, siyempre kailangan mag-manifest sa'yo na yung ugali ng Panginoon, unti-unti, hindi man sinasabi natin biglaan, pero yung humbleness mo. Ibig sabihin ng humbleness, kahit umaman ka pa, kahit ano pa yung taas ng pinag-aralan mo, the more na tumataas yung pinag-aralan mo, at lalong yumayabong ka at yumayaman ka, dapat yuyuko ka. Eh, yung problema nga ko minsan, ito yung problema ng tao, itong pride. Alam mo ba, one of the hated sin na ayaw ng Panginoon sa tao yung, sa Tagalog, medyo mahirap banggitin yung term na ito, yung mayabang. Yan ang sakit ng human. Human nature yan. Talagang likas tayo na medyo meron tayong kaibangan. Masasabi ko, lalo na yung mga Bulakenyo, medyo may yabang kaming konti. Kasama na rin yata ang Batanggenyo. Eh, lahat naman yata, pati Kapampangan, pati Bisaya, wala naman taong walang yabang. But anyway, ito yung point na kailangan talaga nating maintindihan na to be a good Christian, that we must learn something on how to practice of what we are sharing. Ayan, thank you so much, Doc. Nabanggit na ni Doc yung paano ba tayo mag-exercise bilang isang Kristiyano, bilang isang tao. Ngayon, Doc, ano naman ba itong exercise talaga, yung physical na exercise na kailangan ng ating katawan? Siyempre, pag sinabing exercise, gagawin mo yung alam mo na makabubuti sa katawan mo. Siyempre, alam na natin, ang muscle, paano titiba yan kung hindi mo gagalawin? Walang iniwan sa pananampalataya. Naniniwala ka na mayroong buhay na walang hanggan. Eh, ang itinuturo ng Panginoon sa John 15:7, abide in me, and my word abide in you, then doon palang ibibigay sa iyong regalo. O paano, di ba sabi nga sa Isaiah 56, mapalad ang tao na gumagawa. Eh, pwede bang walang kasamang gawa? Sabi nga sa James, ano nga yun? Na ang pananampalataya na walang gawa, ay patay. Ay walang value. Ang katawan na walang ginagawa, ang tawag dyan is stagnant. You are killing yourself. Kaya pag pinag-usapan natin itong physical effort, ito yung tinatawag na nagbibigay sa atin ng tinatawag na kaisipan na nilalang tayo for purpose of activities. Talagang nilalang tayo na gumagawa. Kailangan nagmumubang katawan natin or else, iiksin buhay mo. Tataba ka, magkakasakit ka, magkakadiabetes ka, magkaka-high blood ka, bagaman hindi yun ang topic pa natin. Pero ang pinapoint ko, ang purpose ng exercise, ito yung tinatawag na longevity. Ito yung tinatawag na to enjoy life.
napakaraming beneficyong exercise at talagang masasabi ko nga na magigilty ka talaga kung talagang maintindihan mo na napakahalaga pala ng exercise sa buhay ng isang tao. Ayan, thank you, Doc. Doc, ano naman yung mga example nitong exercise? Kasi sabi mo dapat gumagalaw. Anong klase bang galaw? Actually, merong mahilig dito sa tumatakbo sila, yung running, mm-hmm. yung medyo kabataan. Meron naman jogging, mm-hmm. meron namang swimming, at meron namang walking. Pero masasabi ko, doon sa mga hindi naman talaga aktibo pa, walking is one of the best one to start with. Totoo lalo na pag nagkakaedad ka na. Mm. Pero sabi nila, swimming daw ang the best. Kasi siyempre, wala kang kinakarga na mabigat. Mm. Kasi nagpo-float ka lang, nando ka sa tubig. Nagpo-float ka. Mm. Yung jogging naman, okay din yan. Kaya lang, pag medyo may edad ka na, dati naman hindi ka nag-exercise, kawawa yung tuod mo. Okay. So, kailangan din talaga ng magandang nutrition. Ang running naman, basta ganun din naman siya. Pag running, running talaga yan. Doc, ito naman palang exercise, marami palang benefits or beneficio sa atin po. Ay, naku, hindi nga kakasya sa daliri ko . Halos lahat yata ng beneficio nandito na . Ang unang beneficio na masasabi ko, na nalilimutan ng iba, one of the best anti-aging. Kung gusto mong wag tumanda agad. Gusto ko yun, Doc. Mag-exercise ka. Siyempre, iba yung kilabot ng balat mo kasi na-oxygenate yung brain mo, yung circulatory system mo, saka yung metabolism mo. Talagang i-burn lahat ng taba sa loob ng katawan mo. Bakit? Talagang aktibo ka. Kaya kung ating pinag-uusama dito yung tinatawag na anti-aging, pag sinabing anti-aging ay pag-iwas sa pagtanda, alam mo ba ang telomere, lagi nga natin pinag-uusapan, nakikita na yung DNA kung gaano kaiksi yung buhay mo at kung haba pa. At pwede naman palang i-prolong ito. Alam mo ba yung nagpo-prolong ng buhay? Exercise pa rin. Totoo, Doc, no? At yan ang nagbibigay ng tinatawag na kung paano i-boost ang immune system. Kaya marami yung hindi nila alam na yung pag-exercise araw-araw, you are actually giving a gift for your health. Kaya kanina umaga, kahapon, nakikita na miss ko rito, tagong-tsagan-tsaga ako. Kung makikita, pakita lang yung gym ko habang tayo iikot nyo lang. Para malaman nila na dito lang pala sa tabi ko yung gym. But anyway, and one of the best way to prolong life ay yung exercise. Kaya nga ito yung gift ng Panginoon . Kaya nga lamang kung hindi naman tayo interesado, sinong pipilit sa'yo? Hindi naman madali naman talagang gawin ito. Parang pagkain, Doc, kailangan mo rin ang disiplina at kailangan mong malaman yung value ng exercise sa atin pong katawan. Pero alam mo, ang nag-motivate sa akin, yung isang bagay na nagbigay sa akin ng isang uri ng lakas para i-move ko yung katawan ko. Yung una, nanggaling ako sa walang-wala. Tapos ay binless ka ng Panginoon na gumanda yung buhay mo, na yung desire of your heart ay pinahintulot ng Panginoon na maranasan mo. Tapos magkakasakit ka lang dahil sa ginamit mo yung pera sa katamaran, na you are not doing anything, thinking about something that you can leave, yung tinatawag na tumba-tumba lang, nasa harap ng TV. Sedentary lifestyle. At kung ano lang yung gusto mong kainin, kakainin mo na lang. No way. Kaya nga kung sasabihin nila, yung edad na 60s, 66, 67, 68, sa taong nag-exercise, kagwapuhan ito. Tingnan mo na lang sila Schwarzenegger. Dok, hindi na ako lalayo. Tignan mo ikaw. Ako, alam mo kung maghuhubad ako, hindi katawan ng bata ito. Pero ang tanong, mangyayari ba yan kung tamad ako? Di ba? Marami yung umayaman pero hindi nila na-enjoy yung life. Why? Because they have the money, but they don't have. They don't have health. That's true. And that's what this message is all about. We are challenging all people, all the viewers right there, in there, who are watching right now, that we must consider the importance of this topic. Mm-hmm. Itong exercise, ito yung tinatawag na pathway ng brain. Now, once na-introduce mo sa brain yan, aadapin yan. And then later on, pag hindi mo nagawa yan, papabalikin kang muli niyan. Kaya maglagay tayo ng mga habit na magaganda. Pero pag naging habit mo ay tulog ng late ng gabi, at naging habit mo na tinanggap po na sa sarili mo na magaganda yung katawan nila, na mas may mga edad pa nga, tapos ikaw bata pa, titingnan ninyo yung katawan ninyo, iko-compare ninyo,
yung pagkakaiba. At pag nag-settle ka, na tinanggap mo na, okay na ito sa akin, delikado to. Oo nga, Doc. Ay, marami mga ganyan. Mm. Yung nag-settle na. Complacent ka na, yun na lang. Yeah, wala na akong magawa eh. Ganun talaga eh. Eh, patay ka. Yun yung point. Kailan meron kang guts na sasabihin mo sa sarili mo, meron sila nun, kaya ko rin yun. Ha? Vegetarian sila, vegetarian din tayo. Hindi sila uminom ng kape, gayahin natin sila. Yung anything na makabubuti, yun yung dapat natin gayahin. At anything na nakakasama, tanggalin. At Doc, ito pa, isa sa mga benefits no, sa atin pong mga manonood, itong nakakapag-manage pala siya, Doc, ng chronic pain, kasi kanina nabanggit mo, yung mga problema like yung sa diabetes, yung sa stroke, yung sa heart problems natin. Kasi pag may pain tayo, kasi pag minsan, di ba, Doc, parang ang lungkot-lungkot natin kapag walang exercise. Actually, ang exercise kasi ito yung tinatawag na, di ba, may kinukwento nga ako na yung magpapakamatay siya. Eh, ginawa niya lahat para lang, isip niya magbigti, pero sabi niya, baka hindi siya matuluyang mamatay. Kung tatalo naman siya sa tibag, masakit naman daw. So, ang ginawa na lang niya ay papaguri na lang daw yung katawan niya. At hanggang sa mamatay siya. Eh, nangyari, nung pinawisan, later on, nag-decision siya na hindi na magpapakamatay. Bakit? Kasi ang exercise pala, pag pinawisan ka, yung lason, pinalalabas pala ang lason sa balat habang nag-exercise ka. Gano'ng karaming lason yung lalabas sa loob ng katawan mo? Sa pamamagitan ng pawis. Kaya pag pinapawisan ka, at pag nakalabas yung lason, nararamdaman mo naman yung kaginawahan. At ang maganda nito, na-stimulate mo yung happy hormone. Yes, yun yung Doc eh. Ito yung happy hormone, kaya nga yung puso mo, gumaganda yung tibok niya, at gumaganda yung circulatory system mo, yung lalong ladalo yung dugo mo. Kaya nangyayari, nagkakaroon ko ng tinatawag na pakiramdam, nakakaiba. Alam ba na kami pagka nagbabasketball? After ng basketball, para bang pakiramdam ko? Bagaman medyo, may adjustment, siyempre ha, high intensity yan. Pero nararamdaman mo pa rin yung tinatawag na magandang pakiramdam. Kaya yung tinatawag na happy hormone, yung nirelease na natin yung serotonin na yun, ito yung nagre-regulate ng mood. Kaya pag moody ka, papawis ka! Para maging calm ka, para mawala yung tinatawag na, ano tawag dito, yung parang moody. Yung init ng ulo mo. Yung konting bagay, yung sensitive. Parang bad trip na. Oo, sensitive ka na, konting bagay lang. For example, alam ba, pasensya na rin sa mga nakikinig ngayon. Kasi yung iba naman, pag nasabihan mo na medyo lumalaki na yung kanilang harapan, ginagawang personal. Totoo, Doc. Parang hindi ka nahihinga. Sana naman po sa mga viewers natin ngayon, kung natapat po na, ako naman dumaan din dun eh. I was weighing 185 pounds during that time, nung nasa Amerika ako. Pero talaga nag-struggle ako. Dahil nakita ko na ako rin mismo yung mahihirapan. Paano na yung pinaghirapan ko? Paano na yung pamilya ko? Paano na yung kamag-anak ko, mga kapatid ko, pinsan ko, na humingi ng tulong? Paano ko matutulungan kung down ako? Alam ba na pag may sakit ka, wala kang ganang maghanap buhay. Lahat ng isipin mo, lugi. Negative. Negative talaga, Doc. Para bang lahat ng bagay na gusto mong pakitaan, lugi. Kaya ayaw mo simulan. Kaya itong norepinephrine nito, isang bahagi yan na sabi ko nga, eh kailangan natin ma-increase yung heart rate na yun, yung blood pumping na yun ng heart, at para yung breakdown ng fats na yun. Kaya kailangan natin ito. Napakaraming benefits ito, itong klaseng uri ng hormone ito na nagre-release ng tinatawag na sama ng pakiramdam o yung depression. Alam mo ba na napakaraming may sakit na depression ngayon? Kaya yes. Anti-depression, napakataas na negosyo ngayon. Ang daming bumibili niya. Oo, yung mga antidepressants natin. Ay, antindi niya, no. Kaya mga, kailangan mga medication na antidepressant na yan. I would suggest na we should not rely on it. We are just actually considering the facts that if we undergo with these kinds of regular exercise, ay mayroong tinatawag na napakalaking beneficyo yan. Yes, at isasummary ko lang, Doc, no? Yung binanggit mo, Doc, ay yung happy feeling, which is one of the effects ng exercise, na talagang masaya pala tayo no, sa ating pong mga manonood. Kaya tignan natin kung ang ating misis, o ang ating mister, o yung ating mga chikiting ay masaya pa ba? Kasi baka naman kulang pala sila sa exercise. Kaya malungkot sila, o kung bakit sila parang, ano, Doc, no? Yung parang, anong tawag dito? Yung matamlay, di ba? Doon nakakatamlay din. Saka yung endorphin, di ba, konting bagay lang, manipis ka. Sakit agad ng pakiramdam mo. Para bang napaka-sensitive mo, mahina kang magdala ng
masamang pain o yung ano man yung sakit na nararanasan mo. Tama. Kaya pag ikaw yung nag-exercise, that's right, Doc. Kaya nais po naming ibahagi sa atin pong mga manonood ang isa pong study sa National Institutes of Health and with the topic of the benefits of exercise for the clinically depressed. So kung depressed po tayo, ay tayo po ay tumutok. Sabi po dito, many studies have examined the efficacy of exercise to reduce symptoms of depression. And the overwhelming majority of these studies have described a positive benefit associated with exercise involvement. For example, 30 community-dwelling moderately depressed men and women were randomly assigned to an exercise intervention group, a social support group, or a waitlist control group. And you know what happened, my dear friends? The exercise intervention consisted of walking 20 to 40 minutes 3 times per week for 6 weeks. The authors reported that the exercise program alleviated overall symptoms of depression and was more effective than the other two groups in reducing somatic symptoms of depression. So, ang laking tulong pala, no, Doc, yung simple na paglalakad mo lang. Sa lalakad pa lang yan, 3 times a week, malaking tulong na. How much more kung ginawa mong daily? Once a week ang pahinga mo. Opo, ang laki ng ano no, no? Ang laki ng tulong nun sa katawan natin. Yeah. Tapos lalabas pa yung toxins na sinasabi mo, Doc, na yung mga na-intake natin na mga madumi sa ang tawag doon yung mga madumi sa katawan natin, yung mga toxins nga ayan na nakakalason sa ating katawan. So sabi po dito, in fact, a study in 24 women who had been diagnosed with depression showed that exercise of any intensity significantly decreased feelings of depression. And the effects of exercise on mood are so powerful that choosing to exercise or not even makes a difference over short periods. So tama talaga, Doc, no? Na kahit mapa 30 minutes man yan, 20 minutes man yan na exercise ay malaking tulong sa ating katawan every day. Kaya isang gift to eh. Talagang kaya sinabi na bahagi ng 8 laws of health. Kitang-kita natin, ang tanong ito, alam natin na 8 yung utos ng pangkalusugan. Eh, hindi naman pwede nating bawasan to. Kaya nga sinimulan natin sa nutrition na bagaman napakaliit na portion lang naman yung na-share natin doon sa tamang pagkain. But in reality, binigay natin lahat na napakahalaga ng kung tawagin natin vegetarian diet. Pero since nga na nandito na tayo sa exercise, kitang-kita natin na itong 8 to, ito yung pinaka-importanting kautusan na napabayaan, na napakatagal na panahon. Na ngayon lang tayo nagsisimula na malaman natin na hindi ito yung tinatawag na optional. I'm sorry to tell you that. I'm sorry to mention that. This is just an optional. Required ito. Kaya kung hindi natin gagawin ito, you're killing yourself. If you fail to do your part, especially in the area of regular exercise, actually, you are damaging your own health by not doing it. And we are encouraging each and every one to see to it na we will value yung preventions na tinatawag. So when we are dealing directly with the human health, you must consider the fact that under that kind of natural modalities, the area of exercise should be the number one law na dapat nating bigyan ng daan. Thank you, Doc. At maraming salamat po sa atin pong mga manonood, ano, kasi talaga nagme-message na sila ngayon ng kanilang mga katanungan. And gusto lang nating dagdagan, no, Doc, yung ating study from National Institutes of Health, kasi sabi po dito, one study asked 26 healthy men and women who normally exercise regularly to either continue exercising or stop exercising for 2 weeks. So those who stop exercising experience increase in negative mood. O diba, Doc? Matindi. Makakarating ka pa sa langit kung moody ka. Hindi, Doc. Hindi ba sabi, here are the patients of the same. Patient ka eh. Yung endorphin mo, active. Paano maging active yung endorphin mo? Saka yung happy hormone mo, yung serotonin mo, kung hindi ka nag-exercise. Kaya hindi talaga pwedeng bawasan o dagdagan. Kaya pag binigay itong tinatawag, di ba, mayroong law of physics, may law of gravity, may law of attraction, may law of God,
Merong law of nature. Hindi po pwede mong sasabihin ni hindi na, by the grace of God, okay na ako. Walang ganun. Yung walang tinatawag na, hindi po sabi, ang pananampalataya, pag pinaniwalaan mo na maganda ang exercise, gawin mo, i-practice mo kung ano yung nabasa mo. Ang problema sa karamihan ng mga tao, kung pagkaminsan, pag hindi nila maisa igawa sa buhay nila yung isang bagay na maganda, kung pagkaminsan, ang poproblemahin pa yung kautusan na binigay sa kanila. Totoo, Dok. Kaya marami hindi nakakasunod. Mahilig tayong manisi. Kung mo nagkasala si Adam and Eve, kasalanan na nila. Ang sisisihin ngayon yung si Satan, yung ahas. Tapos ngayon, nung kumain naman si Adan, ang sinisi, yung asawa niya. Ganun tayong likas na tao eh. Lagi na lang tayong merong, kumbaga sa Christianity naman, dahil sa wala yung sampung utos, okay sa kanila yung siyam. Eh kung pagka minsan, tinatanggal na yung matandang tipan. Eh hindi naman yun ang tanging kapamaraanan. Lagi natin tanggapin, we should be humble. We must be willing enough to be open. Yung, kunyari, walong utos ng pangkalusugan, tanggapin natin, 1863. Seventh-day Adventist ang pinagkalaoban niyan. Pinagmamalaki ko yan. Kaya lang, ang problema, bakit itong mga pinagkalaoban ng ganitong katotohanan, kung pagkaminsan, hindi natin masyadong pinapansin, at kung pagkaminsan, pag pinag-usapan ng exercise, alam ba yung sundalo? Ako, isang bagay lang na nung nasa Amerika ako, wala nga makikita ang sundalo na malakihan siyan. Totoo, Duka, no? Lahat-lahat. Punta ka ng Amerika, lalo na yung Green Beret. At kung pupunta ka ng Amerika, wala ka makikitang pulis na hindi pit. Grabe ang mga dibdib nila, muscle nila. Ay, nakarating ka na Amerika. Grabe yung training talaga nila. Grabe yung training nila, hindi yung basta pulis-pulis ka lang. Eh tayo, sundalo tayo ng Panginoon. Amen. Sundalo tayo ng Panginoon. Tingnan din natin ang katawan natin. Dapat mukha talaga tayong sundalo. Kailangan talaga ipakita naman natin na we are representing. Yung tinatawag na pagiging sundalo. Mm. Kaya bato-bato sa langit. Time to move forward. Yes, time to march on. Not to look back, but to see to it that we are going to do our part. Yes. Kaya pag pinag-usapan natin itong para maging maayos ang ating kalusugan at hindi tayo maging part ng hospital, kailangan nating mag-exercise araw-araw. Kailangan kung ano yung sinasabi natin ay ginagawa natin. Pero ang good news, hindi pa huli. Yes naman, Dok. Lahat kahit, talaga may pag-asa. Kahit anong laki ng tiyan natin, hindi tayo papayag na gano'n na lang kadali yan. Lalaban tayo. Kaya nga nandito tayo eh, para i-motivate natin sila. Ito bang sa edad ko ito, maabot ko itong ganitong katawan. Eh pag nakita nila yung katawan ko, sasabihin nila, hindi gano'ng kadali. Pero ang point, madali lang pala pag nandun ka na. Kapag may disiplina ka na. Tiyaga lang talaga ito. Hindi ito yung tinatawag na basta na lang darating sa'yo. Kumbaga sa pagpapayaman, gusto mo masenso, eh magsikap ka. Yes. At talagang gawin mo yung part mo. Walang lalaglag na bagay sa mundo. Na basta na lang, nasa sayo na. Ganon din naman ang kalusugan. Alam mo yung kalusugan? Parang pera yan. Laging available yan. Yes. Basta nandyan ano? Lang yan. Depende na lang kung anong choice mo na gagampanan. At pag pinili mo na magkaroon ng kalusugan, hindi mo kakaligtaan na mag-exercise araw-araw. Naku, Dok. Grabe na sa atin pong mga manonood. Kung meron po kayong katanungan, may mga suggested topic o may mga prayer request po kayo, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Dok, ituloy na natin. Isa to sa mga gustong-gusto ko talagang maabot, ang mag-lose ng weight. Pero kailangan ko mag-exercise. Tama ba, Dok? Eh, hindi pwedeng wala yun. Saka hindi maganda yung nag-lose ka lang ng weight, pero hindi naman firm yung muscle mo. Yes. Maganda yung muscle mo, yung buto mo, at lahat ng bahagi ng katawan mo ay alam mo na nagagawa mo yung responsibilidad mo. Tama. Dok, may tanong lang ako. Kasi, di ba syempre, pinag-usapan natin kanina yung running, yung jogging, yung swimming, ano pa yung isa? Yung ating walking. Yun, yung walking. Yung mga klase ng mga exercises natin. Pero, meron palang dinatawag na exercise din internally. Ano ba ito? Yung kunyari pag kumakain tayo, di ba nag-i-spend tayo ng energy dyan? Oh yeah. Okay. So kailangan talaga nating magkaroon ng knowledge tungkol sa bahagi na
kung paano natin turuan din yung exercise yung kung ano man yung required ng ating katawan. Mm-hmm. That's right, Doc. At sa atin pong mga manonood, nais din po namin ibahagi sa inyo, a study have shown that combining aerobic exercise with resistance training can maximize fat loss and muscle mass maintenance, which is essential for keeping the weight off. Ay, ganun pala yun, Doc. So, talagang makakapagbawas pala talaga tayo ng timbang kapag meron tayong aerobic exercise, yung mga cardio natin, di ba? Yeah. Yun, so napakaganda. At the same time, kung dadagdagan mo ng konting, wag naman yung over, lalo na yung mga may edad na. Mm. Eh, isang bagay, nag-stimulate ng muscle. Mm-hmm. At nakapag-build ito para lalong magkaroon ng tinatawag na improve yung protein intake natin. Yes. Na nakapagpupromote ito na kung paano na-absorb yung amino acid. Mm-hmm. Kaya napakalaking tulong ito sa pagbubuo at pagpaganda ng ating katawan. Kaya hindi po pwedeng wala talagang tinatawag na gagampanan mo sa katawan mo. Mm-mm. Kailangan talaga, Dok, no, may ginagawa ka sa katawan mo. Hindi yung parang, ay, mag-exercise ako. Pero after, kunyari, ilang months na, parang, ay, bakit gano'n? Pero nakita ko na kailangan meron kang babarkada ka sa mga health conscious. Isa pa yun, Dok. Iba kapag meron kang kabadi-badi. Pag ang katamaan mo ay walang tinatawag na hilig, maaaring madala ka. Pero kung talagang converted ka, gagawa ka ng paraan totoo, para sarili mo. Oo, yung iba yung magkakaroon ka ng motivation, yung disiplina mo na kahit mag-isa ka lang. Mm-hmm. Grabe, no? Parang yung kaligtasan din, ano, Doc? Talagang individual. Individual to kasi ikaw yung mismo mag-decision dito eh. Yes. Mm-hmm. At saka, Doc, nais nating ibahagi sa atin pong mga manonood na ito palang exercise ay maganda na makaiwas tayo saan? Sa osteoporosis, Doc, yung mga nakukuba, di ba, Doc? So, kailangan natin ng mga stretching at talaga mag-exercise para at least maganda po yung ating pong posture. Saka yung ano, yung benefit na yung nung bata ka, syempre, di ba, active ka. Tapos nung tumatanda ka na, parang iniisip mo na humihina ka na. Pero pala, pag tinuloy-tuloy mo lang yung exercise, kung pagka minsan yung edad mo, bagaman malayo dun sa mga kalaro mo, naisip mo na na-enjoy mo pa yung larong ganun, na wala nang kaedad ko na halos gumagawa nito. Kaya lang pag nakikipaglaro ako, iniwanan na ako ng mga kaedad ko. Ang kalaro ko na lang, mga 24 years old, 30 years old. Eh, pero ano magagawa ko? Yung pa rin yung laro na ini-enjoy ko. Iniwasan ko lang ma-endure. O kaya yung ma-aksidente. But in reality, I still enjoying playing basketball. And I'm encouraging all those who are still looking for something special in the area ng activities, ang exercise po talaga ay isang, masasabi ko, napakalaki ng portion sa natural healing. Pwede ba naman gusto magkaroon ka ng natural healing? Ayaw mo naman gamutin yung sarili mo. Kaya nga, di ba lagi natin binabanggit sa Council on Diet and Food, sa page 26 yata yun. Nasabi doon, paano papagalingin ng Panginoon ang karamdaman mo kung yung walang utos ng kalusugan ay walang puwang sa puso mo? Tagus yun, Doc. Totoo. Matindi ito. Hindi yung papalagalagin niyo po ako. Pero lagi ka nakahiga. Samantala, ang gandang matulog ng maaga. Alam mo, pag natulog ako ng maaga, kinabukasan madaling araw, ganado ako mag-exercise. Totoo, Doc. E pag puyat ka, wala kang ganang mag-exercise. Hinang-hina ka, late Doc. Na yung gising mo. Mm-mm. Kaya dahil sa sinabi mong yan, Doc, ang ating susunod na ibabahagi sa kanila ay yung high energy levels. Kaya yung pinupoint ko nito, paano ka makatulog ng maaga? Eh kung gadget ang hawak mo, totoo, Doc. Pupuyatin ka niyan. And then pag puyat ka na, kinabukasan ngayon, gusto mong gumising ng maaga, anong nangyari? Nagte-take advantage ka. Dahil hindi maganda yung nararamdaman mo. Kaya masasabi ko, para magawa ang tamang exercise, matulog tayo ng 9 or 8 ng amen, gabi. Amen, amen. Totoo yun, Doc, di ba? Yung iba, pahirapan pa. Yung iba nakakainggit, sana ako na lang yung natutulog, di ba? Kasi ikaw nagse-cellphone ka lang. Ano ba ako excited na dumating na yung 8:30? Kasi matutulog na ako eh. Kasi gusto ko makapikit agad at makatulog ako ng maaga. Dahil lang ano, kinabukasan, tatama rin ako mag-exercise. Totoo, Doc. Saka pangalawa, iba yung itsura mo pag maaga yung tulog mo. At matapos ka mag-exercise, iba pa rin yung pakiramdam mo. At saka, Doc, alam mo, isa sa mga napansin ko, nakakaganda talaga ng balat ang exercise at yung pagtulog ng maaga. Actually, sabi nga ng mga nakakikita sa akin sa personal eh, malayo daw ako sa personal kaysa TV. Pasensya na po kayo dahil talagang hindi ako TV, ano ba yung tawag doon? TV telegenic. Telegenic. Pero sa totoo lang, sa personal, mas okay po yung
yung itsura ko, hindi para ako yung focus ng sentro dito, kundi para bigyan ng pagkakataon na napakaganda talaga na merong exercise tayo. At totoo naman, hindi ako guilty. Alam ng buong pamilya ko yan at mga kaibigan ko. Talagang part ng buhay kong exercise. Lifestyle ko yan. Ayan. Never na hindi ko yan gagampanan. Dahil ang isang taong ayaw ng kumilos, ay wala nang karapatang mabuhay. I'm sorry to mention that. Medyo kung nakamali man ako, na parang taklesa. Dinesign ang katawan natin para mag-exercise. Pag hindi mo ginawa yung part mo, alam mo na kung ano yung kasasapitan mo. Puro negatibo papasok sa utak mo. Pangalawa, magkakasakit ka, magiging pabigat ka. Aalagaan ka ng pamilya mo. Yun ang ayoko mangyayari sa buhay ko. Ayoko maging burden eh. Ayoko yung pang may edad na ako, yung mga anak ko, sa halip na maging blessing ako. Kaawaan ako, samantalang pwede naman pa naman palang pahabain ang buhay ko. Totoo yun, Dok. Sa maraan na mag-move ka lang. Kaya Dok, ano, nais kong ibahagi sa atin pong mga manonood yung binabanggit ni Dok na talagang medyo na kung nararamdaman na natin na pabigat tayo ay dahil po siguro meron tayong mga chronic na problem sa atin pong katawan, yung mga sakit na nabanggit mo kanina. Alam mo ba lahat ng mga nagkakasakit halos? Diabetes, heart problem. Yung tinatawag na depression na yan. O mental disorder. Puro kulang sa exercise yan eh. Alam ba yung tinatawag na Parkinson disease? Saka Alzheimer disease? Kulang sa exercise yan. Alam yung memory mo? Tumataas ang ano niya, intensity ng level niya. Pag talagang nag-exercise ka. May activity ka. Oo, ngayon kung hindi mo gagampanan ang part mo at hindi ka kumikilos, alam ba ang dapat gawin nila? Meron silang schedule. Yes. Pagdating ng 6 a.m., alam nila na meron akong 30 minutes to 45 minutes to 1 hour exercise. Hindi mo pwedeng tanggalin yun. Ngayon, kung wala kang ganun, at bara-bara ka sa buhay mo, kung kailan mo lang gusto, imposibleng makadevelop ka ng pathway na hanap-hanapin mo yung isang bagay na mabuti para sa'yo. Ganun din naman sa pagtulog. Kailangan, gumawa ka ng batas na pagdating ng 9, pipikit ka. Kaya makakatulog ka, kaya hindi. Kailan, nakapikit ka na. Kailangan madilim na lahat ang kwarto. Kaya kung naglagay ako ng aroma, na nangangamoy. Na pag naamoy ko yun, inaantok ako. At naglalagay ako ng konting, alam mo na, yung sage, o yung peppermint, o yung tinatawag na, ano nga yung herbs na yun, yung maganda sa paghinga, oregano. Yung oregano. Nakaka-relax talaga. Nakaka-relax siya para tulog. Pagandaan mo yung tulog mo. Pagandaan, siguraduhin mo na malinis ang kobre kama. Totoo yun, Dok. At malinis yung unan mo. At mayroon pag pinangangati ka at naman. At pag nakahiga ka na, bumasa ka man lang ng kaisang talata sa Biblia. Isa lang. At habang binabasa mo yun, kasi ang pagbasa ng Biblia, nakakaantok. Hindi naman sa inaano natin, dahil ang mata na kasi natin talaga naman, pagka nagbabasa ka, pero inaantok ka, pero yung message na nabasa mo, nakatutulong sa pagpapalago ng pananalig mo at pananampalataya sa Panginoon na sinusunod mo yung utos niya. Amen. Kaya napakahalaga para magkaroon tayo ng habit ng tamang exercise, hindi pwede tayong hindi matutulog ng maaga. Kasi alam mo ba, pagpuyat ka at nag-exercise ka, you are just damaging yourself. Yes, that's true, Doc. Kasi mahina yung buto mo. Hindi ba sabi mo nga, pag napuyat ka, para ka uminom ng alak. Di ba pinag-aralan natin? Yes. Ngayon, pwede ka ba naman mag-exercise na lasing ka? Paano kung madapa ka? Oo nga, ma-aksidente ka pa doon. Mauntog ka, mabali yung buto mo, mahina yung buto mo. Kaya kung puyat ka, huwag ka na mag-exercise. Wala na magagawa. Lahat ng bagay, sinira mo na. Lamay pati yung iba. Siyempre, unang-una, pag hindi ka natulog ng maaga, hindi ka maka-exercise, o hindi nakadalawa ka ng batas na sinira, walo lang naman yan. Ano yung natitirang anim? Grabe, yung nutrition mo. Ha? O yung tinatawag na nutrition mo. O yung temperance mo. O sira na yung temperance mo. Kaya lahat na yun, nadadamay. Kaya nga. Ay nako, tayo mga Pilipino, wala tayong magagawa. Nag-uusap tayo rito, hindi para patamaan kayo. O patamaan ako, tao din ako. Pero ang tangi ko naman pong ibig bigyan ng daan, kung gusto natin lumakas ang ating immune system at hindi tayo tamaan ng COVID, exercise!
takutan ng virus. Dahil napaka-active ng immune system. Pinapawisan ka. Saka yung toxins na pagkain ng virus, lalabas sa loob ng ating katawan. Yes. Eh, pwede, alam namang masama na magpapakuna kung tamang bakuna. Eh, pwede ba naman papabakuna ka? Uminom ka ng alak, naninigarilyo ka, puyat ka ng puyat, puro bakuna, iniisip mo. Hindi kaya ng bakuna yan. I'm sorry. Tapos kain ka ng junk food. Tapos wala ka ng tinatawag na penga, puyat ka ng puyat. Alam ba ng mga doktor kung anong problema ng tao? Magpakatotoo tayo. Hindi kaya ng vaccine ang health-destroying habit. Yes. Kailangan para tumaas ang antas ng kalusugan, sumunod tayo sa pamantayan na walang tinatawag na exemptions dito. Kahit ano pa yung antas ng pinag-aralan ninyo o ano man ang katungkulan natin sa gobyerno, walang karapatan ng tao na abusuhin dahil ang katawang ito ay templo at regalo ng Panginoon na hindi tayo lumalang nito, ang Diyos ang nagbigay nito. At ang tanging nating magagawa na lamang, kilalanin siya at pasalamatan na meron pala tayong gagawin bilang part sa ating sariling kalusugan na ang exercise pala ay isang uri ng napakaganda na regalo sa mga anak niya na kanyang pinagkalooban ng buhay. Kaya kita mo si Pacquiao, ang ganda ng katawan. Eh talaga active eh. Disiplina talaga. Disiplina eh. Mananalo ba yan kung wala siyang continuous activities? Kaya I salute Senator Pacquiao for undergoing that kind of regular exercise. Kaya pag nakikita ko siya, talagang gift yan. Talagang gugwapo ka. Tingnan mo yung tsura niya. Gwapo. Batang-bata pa din. Bata. Yun yung point natin dito. Regular. Tingnan mo yung mga basketball player. Tingnan mo yung mga tindig nila. Oo. Kaya lang, pag huminto mag-basketball, tumataba na. Pero dapat hindihin to kahit may edad na. Yes, totoo, Doc. Sa regular exercise. Kaya sa atin pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo that engaging in regular exercise or physical activity can increase your energy levels. And this is true even in people with persistent fatigue and those suffering from serious illnesses. Nabanggit ko na yung illnesses, Doc, at napahagingan mo na kanina. Kaya dadako tayo dun, Doc, sa tinatawag natin na it reduces chronic diseases, yun. Diba? Yung mga heart diseases. Ang tanong nga ito, hindi ba ang purpose nga ng ating program ay kung paano ma-prevent o kung paano maiwasan. Eh siyempre, since nga na ito pala mga pinanggagalingan ng sakit na ito ay bunga ng walang participation sa regular exercise, kaya kung pag-usapan natin ng natural medicine, let's go back with the rules of life. Or else, nothing gonna happen. And that's what this health message is all about, that we must say to it that we are going to value and to appreciate of what we have. And it's not too late yet for people out there who are watching in our program, that we must cooperate and follow all the way, especially in the area of this, one of the natural modalities in the, what you call that, natural healing. Kaya pag pinag-usapan natin natural healing, I'm talking about 8 laws of health. Ayan. Thank you so much, Doc, for reminding us yung 8 laws of health. At sa atin pong mga manonood, let us continually be reminded na lack of physical exercise or yung regular exercise natin can really cause the chronic diseases na na pwede or possible na magkaroon tayo. Kasi, di ba, Doc, pwede nating ma-prevent. Example, ako po, meron po kami sa family na medical history ng diabetes, yung cancer, yung heart disease, yung mga high blood pressure, mga ganyan. Yeah. Pero, pwede ko yun ma-prevent. Pwede nyo rin po yun ma-prevent, mga kaibigan. At pwede rin ma-prevent ni Doc, katulad, di ba, sa mga anak nyo, Doc, kung vegetarian kayo ni Ma'am, ang mangyayari, pwedeng ma-prevent ng mga anak nyo yung cancer na nangyari before sa wife nyo po, di ba? So, yung isa talaga sa mga susi, kumbaga, na maging physically healthy tayo or yung talagang katawan natin ay maingatan, ay magkaroon po tayo ng regular exercise. Saka, hindi ba binanggit sa Healthful Living, Chapter 5, saka page 43 ng Council on Diet, na ang pinanggagalingan ng sakit ay yung paglabag sa utos ng kalusugan. So, pag ikaw ngayon ay tumanggap ng kaalaman tungkol dito, na kaya ka pala umabot sa ganyang problema sa kalusugan, kailangan mo munang kilalanin na ibalik yung tinatawag na rules na siyang naging dahilan kung bakit umabot na doon sa-suffer tayo na hindi naman dapat mangyari sa ating kalusugan. Kaya ang tanging kasagutan po rito
Eh, yung atlas health, isulat po natin sa ating mga puso yan. At pag naukit na yan, at nagawa natin yung part natin, ako'y naniniwala, walang imposible. Kahit anuman yung problema natin sa ating katawan, ay ibabalik ng Panginoon at tayo bibigyan ng biyaya, ng kagalingan, at may balik sa Kanya ang kaluwalhatian dahil ang katawan natin ay regalo ng Poong may kapal. Amen. Salamat, Doc. At sa ating pong mga manonood, especially yung meron pong mga diabetes, no, sa ating pong mga kaibigan, do you know that regular exercise has been shown to improve insulin sensitivity, cardiovascular fitness and body composition, yet decrease blood pressure and blood fat levels? O, diba, Doc? Diba, ang laking tulong nito sa katawan natin? One of the best one. Ang laking tulong talaga. Yes. And sa ating pong mga kabataan at yung mga mommies na, kunyari, nanganak kayo at lumaki yung tiyan, alam nyo po ba na meron po tayong tip? Dahil alam nyo po, kapag pala nahinto tayo sa kahit anong klaseng exercise, ay pwede tayong magkaroon ng bilbil. O, diba, Doc? Ang tawag din eh, yung... yung clubs natin. Mm-hmm. Ayan, kaya mahirap saka, talaga. Hindi maganda may bilbil. Sa totoo lang, pagka naghubad ka at humarap ka sa salamin, talaga namang kahit ano yatang isuot mo, parang hindi bagay eh. Totoo, Doc. Eh, pwede mo naman talagang tanggalin yan kung gusto mo. Mm-hmm. Eh, bakit mo patatagalin? Yes. Kasi ito yung tinatawag na problema ng karamihan ng mga tao. Mm-hmm. Yung para bang naging used na sila, yung bang adapted na, na para bang ang pakaramdam nila, wala na akong magagawa kasi ito yung buti nung araw, nung bata pa kami. Nung araw, pagka malaki ang tiyan mo, bilib kami. Kasi nung unang panahon kasi, nung mga teenager pa kami, pag nakakita kami ng malalaki ang tiyan, ang kilala namin doon, mayayaman. Oo. Kasi ngayon, maraming pambili ng pagkain. Eh ngayon, nung panahon ngayon, hindi na bilib kami. Mm. Nung araw, hanga kami. Pag malalaki ang tiyan eh. Ibig sabihin, mga taong negosyante, mayayaman, talagang successful. Kaya pag nakita kami ng mga malalakihan dyan, naku, talagang... successful to. Naiingit kami, successful to. Pero ngayon, nung nalaman na ng siyensya, ito palang mga malalakihan dyan ito, ito pala yung hindi dapat nating... Tularan. Mm. Ibig sabihin na yung bang i-pray na matulungan natin itong mga ganitong uri ng mga may uri ng karamdaman. Mm. Kasi karamdaman ng obesity. Totoo, Doc. Yes. So, kaya pag nakita ko na maraming may sakit, ang trabaho ng Panginoon ay palayain ang tao. Kaya pag na-encourage natin sila na mag-vegetarian, mag-exercise, actually automatic naman, nawawala yun eh. Na isang good news yan na sasabihin nga nila na talagang ganun lang pala kadali yun. Mas importante lang, isa puso mo, yung nadinig mo. At walang bagay na magiging blessing kung hindi mo muna bubuksan ang puso mo at sikapin na magawa mo yung bagay na alam mong makakabuti para sa'yo. Kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo at alagaan, paano maalaga ng pamilya mo? Paano maalagaan ng maraming mga tao na maipakita sa kanila yung blessing na pinagkaloob ng Panginoon sa'yo? Tama, Doc, no? At nais din po namin ibahagi sa atin pong mga manonood na exercise as a soldier in the war against cancer. Isipin mo, Doc, pati pala cancer. So it seems to be, and on several fronts, breast cancer, colon, endometrial, and perhaps ovarian cancer. The effect of physical activity on breast cancer prevention may be stronger after menopause than before, although some research suggests that it takes quite a lot to make a difference, 4 to 7 of moderate to vigorous activity a week. So talagang kailangan talaga natin ng exercise. Maraming benefit. Hindi ko na kayang totoo lang. Ito pa lang kung ano lang pumasok sa isip ko. Ha. When you are undergoing a regular exercise, actually, you are undergoing a regular cleansing or detoxification. Yan ang major na program ng natural medicine. And at the same time, yung tinatawag na problema ng karamihan na nagkaroon ng constipation na siyang pinanggagalingan ng lahat ng uri ng sakit at pagdumi ng dugo at pagkasira ng kidney, ay pag nag-exercise ka, yung bituka mo, ay nanonormal yung bowel movement mo. Kaya yung taong irregular mag-exercise, hindi sila hirap dumumi. Kasi talagang active yung peristaltic movement nila. Hmm. Ito palang pag-create ng hilab ng ating tiyan para ilabas natin yung dumi sa loob ng ating katawan, pag nag-exercise ka pala, active pala yung mga yan.
So pangalawa na, yun na yun, napakahalaga yun sa natural healing. Mm-hmm. At pag nag-exercise ka, nagkakaroon ka ng tinatawag na happy hormone. Diba, pinag-usapan natin yung endorphin hormone, yes. Serotonin. Alam ba sa Biblia, yung Proverbs 28, if I'm not mistaken, mm-hmm. a merry heart do it good like a medicine. So ibig sabihin, pagka ikaw yung nag-exercise, yung active yung serotonin mo, active yung endorphin mo, nagre-release ng happy hormone ng katawan mo, at pag happy ka at masaya yung pakiramdam mo, yung sakit mo, pinagagaling ng sariling katawan mo. Saan ka hahanap niyan? Mm-hmm. Kaya ang isang taong nag-exercise ay laging masasaya, laging nakangiti sila. Pangatlo pa lang yan, napakarami natin pinag-usapan. Mm-hmm. At pinag-usapan natin yung anti-aging. Yes. Alam ba kung bakit anti-aging ang exercise? Bakit, Doc? Kasi pag nag-improve yung circulation ng dugo mo, mm-hmm. at ang ganda ng pump ng puso mo, at lahat ng toxins ay lumalabas sa katawan mo, pati yung tinatawag na skin texture mo, mm-hmm. ay pinagaganda nito. Mm-hmm. At pangalawa, pag kumakain ka, yung absorptions ng nutrients mo, especially yung mga essential amino acid and essential minerals and protein and vitamins, nadideliver yan sa tamang kaukulan. Kasi ang problema yung absorption and assimilation, mm-hmm. and the body can only do that unless you do regular exercise. Ang pinag-usapan, hindi yung dami o yung kwalidad lang ng kinain mo, kundi kung ano yung nakapasok. Mm-hmm. Totoo, Doc. Ano yung nakapasok sa dugo mo para mag-represent ng katawan mo? When you are undergoing regular exercise daily, yung tinatawag na absorption o assimilation ng nutrients ay talagang pasok doon sa lugar na kailangang maibigay niya. At yan ang dahilan kung bakit hindi tumatanda agad yung mga nag-exercise. Yan, ang ganda doon. Ay, napakaganda. Kaya anti-aging. Pangalawa, ang maganda rito, yung bang babango yung hininga mo. Kasi isa yan sa mga iba yung hininga ng mga nag-exercise. Yun na lang na nawala yung pagiging, alam mo na yung bad breath kasi. Ano nga sa English yan, halitosis ba yun? Mm-hmm. Kapintasan yan eh. Eh, samantala, pag nag-exercise ka, alam mo yung mga may ulcer, mm-hmm. yung highly acidic, alam mo na gamot din dyan ng exercise. Saka yung malilimutin. Di ba marami yung malilimutin? Pag nag-exercise, nagiging active yung brain nila. Madali nilang maalala yung mga bagay na gusto nilang maisip sa buhay nila. At hindi nalilimutan nila yung mga pangalan ng mga kaibigan nila na matatagal na, na hindi nila nakikita. At hindi lang yun, nagpapalinaw ng mata. Ang ganda, Doc, ng topic natin, exercise, mga kaibigan. Okay, so ngayon po, dadako tayo, Doc, sa atin pong question and answer. Doc, paano po maaalis kapag may acid reflux na? Ayan, ito, Doc, yung iba na... Exercise. Yun, yeah. Exercise. Tulong yan. Okay, Doc. Mahina kasi panunaw ng tao pag may pangalang regular okay. exercise. Pero, Doc, mayroon siyang follow-up question. Advisable po ba ang small frequent feeding sa my GERD? No. We are not gonna suggest that. Okay, so 3 times a day kailan pa din, talaga Doc? Na ipahinga yung chan. Yung chan, yeah. Okay. Ayan. Pwede yung sabaw ng buko. Ah, yun, Doc, yung iinumin lang nila. Yeah. Okay, ayan. Thank you, Doc. Tapos ito pa, Doc. Ano po ang gagawin ko kasi sumasakit po ang dibdib ko sa pagitan ng dibdib? Parang ang nangyari, Doc, dito sa pagitan meron siyang angina pectoris. Or ayan, so kailangan ng medical talaga, health. Hindi natin linya yan. Yes. Kung meron man kayong may nararamdaman, ay huwag naman iyasa sa atin. Kailangan natin diagnosis ng ating mga lead niya, mga medical professional. Yes, ayan. So, ito naman, Doc. Kailan po ang best time before or after yung workout? Ayan, Doc. Actually, maganda sa umaga. Sa umaga. Pagkagising. Pero dapat ba, Doc, may konting kinain o wala? Kung gusto mo burn yung taba mo, kasi may energy ka namang i-burn yung kinain mo nung gabi, mabilis malose mo yung weights mo. Okay, para at least may konti kang energy. Pwede ka rin uminom ng, kung gusto mo uminom ng fruit juice or... O kaya buko, Doc. Buko diba, Doc? Juice. Ayan, okay. Thank you so much, Doc. At sa ating pong mga manonood ay nagpapasalamat po kami sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong programa ng Kaalamang Pangkalusugan. At nais po namin ibahagi sa inyo ang The Health Reformer, Paragraph 7, May 1, 1873. God did not give us the wonderful human machinery of the body to become paralyzed by inaction. The living machinery God designed should be in daily activity, and in this activity or motion of the machinery is its preserving power. Manual labor quickens the circulation of the blood. The more active the circulation,
the more free will be the blood from obstructions and impurities. The blood nourishes the body. The health of the body depends upon the healthful circulation of the blood. If work is performed without the heart being in it, it is simply drudgery, and the benefit which should result from the exercise is not gained. So maraming salamat, Doc. At maraming salamat po sa atin pong mga manonood ngayon pong hapon pong ito. Tunay nga po na talagang ang Panginoon po ang nagbibigay po sa atin ng disiplina at choice po natin kung tatanggapin natin yung ipinagkaloob niya po sa atin na 8 laws of health. Muli po, ito po si Gladense Panuelos. Kasama pa rin po ang naturopathic expert na si Dr. Tama Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.